Walang tigil sa pagpapaalala ang health experts na magpatulok na ng booster shot kontra COVID-19. Habang tumatagal raw kasi ay nawawala ang proteksyong binibigay ng bakuna. Kaya si Pangulong Duterte may naisip na paraan para magpabakuna na ang mga umaayaw magpatulok. Ano kaya yan? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Pamela Vasquez. Pa-expire na ang milyon-milyong COVID-19 vaccine sa bansa. Kaya naisip ni Pangulong Duterte na iutos ang house-to-house vaccination. We'll embark on a program last minute na mag-house-to-house na lang sa mga barangay. At yung hindi pa nabakunahan, marami pa yan. Kailangan lumabas na at mabakuna sila. Yan ay matapos sabihin ni Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion na mapapanis na ang nasa 27 million na bakuna sa Hulyo dahil sa mabagal na pagbabakuna ng booster shot. Sa pinakahuling tala ng DOH, 33 million ang hindi pa natuturukan ng booster o third dose. Giit pa kasi ng health experts, nawawala ang epekto o proteksyon na ibinibigay ng bakuna habang tumatagal, kaya kailangang magpa-booster. Over time, the neutralizing antibodies induced by the vaccines wane, and the booster will really help protect you even longer and even better. Mas nakakabahala para wag mabagal na inoculation ng booster sa kabila ng malalaking pagtitipon dahil sa eleksyon na posibleng maging super spreader event. Kaya hanggang sa ngayon, inaaral pa rin ng pamahalaan na baguhin ang kahulugan ng fully vaccinated. Pinag-aaralan ngayon ng IATF if we have to include the booster shot in the definition of what is a fully vaccinated individual para maging insentibo para sa ating mga kababayan na magpabakuna. Nakatakda rin magsagawa ng special vaccination days ang IATF sa BARMM na mababa ang vaccination rates sa ngayon para malagay na sa alert level 1 ng bansa. Sa BARM kasi ang datos natin, 32% lamang ang naka-first dose and 25% yung fully vaccinated. So yun ang kailangan tutukan natin. Nag-request na rin ang DOH na i-extend ang shelf life ng ilang vaccine brands. Sa ngayon, idodonate ng pamahalaan ang mga bakunang malapit ng mapanin sa Myanmar at Papua New Guinea para magamit agad. Mobile Journal, Pamela Vasquez po, hatid ang mukha ng balita.